Pero kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi ka updated sa ating mga susunod na video. Ayon sa ulat itong ika-29 ng Setyembre, mahigit 83 bilyong pesos na ang naipamahagi ng Dswd pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 13.9 milyon na mga pamilyang beneficiaryo ng Social Amelioration Program. Kabilang dito ang mahigit 1.3 milyon na beneficiaryo ng 4Ps, halos 6 milyon low-income non-4Ps na mga pamilya, halos 3.3 milyon na mga waitlisted, low-income, non-4Ps na mga pamilya sa buong bansa, at mahigit 1.8 million na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga ECQ areas. Idagdag din natin ang 169,939 na TNVS PUB drivers sa buong bansa at 72,514 TNVS PUB drivers mula sa dating ECQ areas. Samantala, nakapamahagi na rin ang ahensya ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung tinatawag nating AIX sa higit 400,000 na mga kliyente na nagkakahalaga ng higit 1.9 billion pesos. Kabilang sa mga tulong na ito ang medical, burial, food, at transportation assistance at iba pang support services para sa ating mga kababayan. Higit 2.8 million naman na mga indigent senior citizens ang nakatanggap ng kanilang pensyon sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD na nagkakahalaga ng higit 8.5 billion pesos. Bukod dito, ang DSWD ay patuloy na namamahagi ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang ahensya ng higit 1.9 milyong family food packs at iba pang food at non-food items na nagkakahalaga ng higit 1 bilyong pesos sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Para na sa mga returning overseas Filipinos, ang DSWD Help Desk na nakatalaga sa NAIA Terminals 1 to 3 ay nakapagbigay ng kaukulang serbisyo sa may halos 200,000 overseas Filipinos na kinabibilangan ng 86 unaccompanied minors, 73 minors with authorized guardians, parents, at mga distressed overseas Filipinos. Alinsabay dito, ang DSWD ay nakapagproseso din ng resulta ng depression, anxiety, and stress scale ng mahigit 10,000 overseas Filipinos kung saan ang mahigit 1,000 dito na nagpakita ng moderate, severe, at extremely severe na resulta ay nabigyan ng online psychosocial at emotional support services. Ito ay isinagawa kasama ang DOH at ang United Registered Social Workers. Nagpaabot din ng financial assistance ang DSWD Task Group Management of Returning Overseas Filipinos sa NAIA sa 17 indigent overseas Filipinos at 5 kabataan na nagkakahalaga ng higit 130,000 pesos mula Hunyo hanggang Setyembre 2020.
Ang mga ito ang pinakahuling ulat sa mga programang pinapatupad ng aming ahensya. Una sa lahat, inikilala ng ahensya ang resulta ng survey na sinagawa ng social weather stations na nagpapakita na tumaas ang bilang ng mga nagugutom sa mga nakalipas na buwan. Maaari itong maibnay sa patuloy na nararanasan nating pandemya. Ang pagtugon sa isyu ng kagutuman ay hindi lamang gampanin ng isang ahensya, kundi ng buong pamahalaan sa pangunguna ng binuong Interagency Task Force on Zero Hunger ng ating Pangulo. Ang DSWD ay sinisigurong ginagawa nito ang mandato upang makaambag sa pagtugon sa kagutuman sa bansa, lalo sa panahon ngayon ng nakakaranas tayo ng krisis. Sa katunayan, ang pagpapatupad ng ahensya ng Social Amelioration Program para sa mga pamilyang may mababang kita na pinaka-apektado ng community quarantine ay nakitang may positibong epekto sa seguridad ng pagkain. Ito ay ayon na rin sa resulta ng isang survey ng DSWD at World Food Program ukol sa epekto ng pandemya at sa pagpapatupad ng SAP noong Hunyo hanggang Agosto 2020. Ayon pa sa survey, majority o karamihan sa mga beneficiaryo ng SAP ay satisfied o kontento sa tulong ng kanilang natanggap. Mahigit sa 92% naman ang nagsabi na ginamit nila ang ayuda upang makabili ng pagkain. Bukod sa SAP, patuloy din ang DSWD sa pagpapatupad ng mga programa nito na naglalayong higit na matulungan ang mga mahihirap na pamilya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Katulad na lamang ng mga programa na ating nauna nang nabanggit. Ang DSWD ay patuloy na tinutulungan ang mga lokal na pamahalaan na matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng family food packs at iba pang food items. Unutilized fund na umaabot sa 10 bilyong piso na galing po sa pondo ng SAP. Natin ang mga panukala hingil sa paggamit ng nakikitang unutilized funds ng Social Amelioration Program. Kaysa po kami ng mga mambabatas sa pagtiyak na ang pondo ay mapupunta sa mga lubos na naapektuhan ng krisis. Kami po sa ahensya ay nangangako na ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang magamit ang pondong binibigay dito at may pamahagi sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama ang mga ating mga economic managers noong Agosto at naipresenta ang status ng implementasyon ng SAP 1 at SAP 2. Ang projected unutilized funds ay napag-usapan at ang nakuha namin na patnubay ay mag-request ng change of purpose upang magamit na karagdagang pondo para sa livelihood assistance grant na parte ng recovery phase ng SAP. Maaari din gamitin bilang karagdagang pondo sa ibang programs and services na agarang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
Ang huling pagpapasya sa paggamit ng pondong ito ay nasa ating mga economic managers. Kaya naman tuloy-tuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa kanila upang pag-usapan kung saan pinaka magiging epektibo ang paggamit ng naturang pondo. Salamat po, Secretary. Para naman po sa susunod na katanungan, hinggil daw po sa Bayanihan to Recover as One Act, ano po ang kaibahan nito sa Bayanihan One pagdating naman po sa pamimigay ng ayuda? Ng gradual lockdowns, assistance to individuals in crisis situation, livelihood assistance grant, supplementary feeding program, social pension for indigent senior citizens, at provision ng nagdedeklara ng work suspension items.